Hello! Ang video ito ay magtatalakay kung ano ang Stay Healthy Streets. Pagkalipas ng COVID-19, paano mapabuti ang Stay Healthy Streets ang inyong komunidad? Paano ka makikisangkot? Ang Stay Healthy Streets ay nagsimula bilang bahagi ng emerhensyang pagtugon ng lungsod sa pandemyang COVID-19. Dahil nagsara ng maraming mga negosyo, eskwelahan, restoran, gyms at palaruan, gusto naming mabigyan ang mga tao ng mga opsyon para sa pag-ehersisyo at mga iba pang gawain. Isinara namin ng 25 milya ng kalsada para malampasan ng trapiko at binuksan namin para makapaglakad, makapagbisikleta at makapaglaro ng mga tao. Ang tawag nito ay Stay Healthy Streets. Ang layunin ay magbukas ng mas marami pang espasyo para sa mga tao, imbes na mga sasakyan, para ang mga individual na tao o komunidad ay maging mas malusog. Mayroong mga Stay Healthy Streets na nakalaganap sa ibayong lungsod. Pinili namin ang mga kalye na mabuti sa paglalakad at pagbibisikleta at hanggang maari ay maiwasan ng direktang perhisyo sa mga negosyo. Nagdagdag pa kami ng tinatawag na keep moving streets na malapit sa mga popular na parke. Maaring nakikita ninyo ang karatulang tulad nito sa inyong kapitbahayan o malapit sa mga parke. Ibig sabihin na okay na maglakad, magbisikleta at maglaro sa kalye. Maari rin na magmaneho sa may kalye kung ang mga tao ay uuwi sa kanilang bahay at pupunta sa mga lugar na nasa kahabaan ng rota. Pero ang mga taong nagmamaneho ay kailangang mag-iingat sa mga taong naglalakad at huwag magmaneho ng mas mabilis sa 20 milya bawat oras. Sa panahon ng pandemya, nakikita namin na ang mga tao ay karaniwang patuloy na gumagalaw o may pagitan ng 6 na pie. Nakikita namin na ang mga bata na naglalaro gamit ang mga kalsada sa bawat lokasyon. Nakikita na mas madalang ang mga taong nagmamaneho sa mga kalyeng ito at mas mabagal ng pagmamaneho bago man nailagay ang mga karatula. Nakikita na mas marami ang mga taong nagbibisikleta kaysa noon, karaniwang duble o triple kaysa dati bago ng pandemya. Ang resulta ng mga tao na naglalakad ay paiba-iba, kung minsan ay mataas pero minsan ay mababa. Kung nasaan na mababa ang bilang ng mga tao na naglalakad ay maaring dahil hindi pa nagbukas ng mga eskwelahan. Natututo kami habang isinasaayos. Maaring hindi maliwanag kung ano ang Stay Healthy Streets at kung saan maaring magmaneho ang mga tao. Minsan, ang mga karatula ay nililipat o tinatangay ng hangin. Nakarinig kami ng mga ulat tungkol sa rasismo sa mga taong may kulay na ang pakiramdam ay hindi sila tanggap habang nagmamaneho papunta sa kanilang mga bahay. Binago namin ang outreach para maisama ng mas maraming itim, katutubo at mga taong iba ang lahi. Gumagawa din kami ng mga pagbabago habang isinasaayos. Kami ay nakikipagpulong na virtual, pinapako ng mga karatula, gumagawa ng mga survey, videos, media at linya ng mga iba't ibang wika. Pinapalitan ng mga ruta, batay sa mga feedback, sinusubukan ang mga bagong lokasyon at gumagawa ng mga karatula na mas kakaunting salita at higit pang mga grapiko. Gusto niyo ba na ipagpatuloy ang Stay Healthy Streets?
Kami ay nagpaplano para gawing permanente ng 20 milya ng Stay Healthy Street sa pagtatapos ng 2021 at gusto naming marinig mula sa inyo kung saan ilalagay at ano ang magiging hitsura nila. Maaring mailagay sa mga lugar kung saan mangyaring maghalaman at kung saan magkakabahagian ng mga lokal na sining. Maaring gamitin sa mga laro at sports, potluck at mga iba pang selebrasyon. Dahil ang mga kalye ay nasarhan na sa mga dumadaang trapiko, hindi na kailangan ng permit sa mga ganitong gawain. Kailangan lang ipaalam sa inyong mga kapitbahay at handang magbigay daan sa mga uuwi sa kanilang tahanan o tumanggap ng padala. Kami ay nag-iipon ng input mula sa mga kapitbahay kung saan itatalaga ng hanggang sa 20 permanenteng milya at kung ano ang maging itsura. Gusto namin marinig mula sa inyo, ano ang pakiramdam mo tungkol sa temporaryong Stay Healthy Streets? Nagamit mo na ba? Naramdaman mo bang ligtas ka? Maari bang pabutihin ng Stay Healthy Streets ang inyong komunidad? Saan ba silang maging permanente? Mag-iwan ng mensahe, humingi ng sesyon sa pakikinig o kumuha ng survey sa pamamagitan ng pagtawag sa 206-727-3565 at pindutin ng number sign para sa wika. Maari rin kumuha ng survey, insert ng inyong wika, o mag-email sa stayhealthystreets@seattle.gov. Kung ikaw ay magpadala ng email, siguraduhin na ilagay ang pangalan ng kalye na gusto mong pag-usapan. Salamat!